Grupo ng mangkukulam na nagkakalat ng salot sa liblib na baryo. Kanole Horror Story. Tata! Tata! Sigaw ng isang lalaki na humahangos papunta sa bahay ni Tatang Gunoy. Nakahawak ito sa kanyang sikmura at muka. Oh, bakit? Napano ka? Tata! Sakit po rin ko, tata! Ay, yung mukha mo ay nasunog. Opo, hindi ko po alam! Hindi ko alam! Halika, pumasok ka! Si Tandang Gunoy ay isang batikang albularyo sa liblib na baryo. Siya ang madalas na puntahan ng mga taong walang pampadoktor. Dahil ang matandang yon ay hindi naniningil pagdating sa panggagamot. Nang hawakan ng matandang gunoy ang sikmura ng lalaki, mas lalong nag-init ang kanyang katawan at pakiramdam din ng lalaki na parabang mas lalong nasusunog ang kanyang muka. Dahilan kung bakit madalas siyang napapahiyaw. Tata! Tumahimik ka lang. Sinubukang orasyonan ni matandang gunoy ang lalaki sa pamamagitan lang ng pagsambit nito ng orasyon na wala ang pananakit ng tiyan ng lalaki at yung mukha nun ay unti-unting bumabalik sa dati. Dito niya napagtanto na ang tumama sa lalaki ay kulay itim na orasyon na nanggaling sa mangkukulam. Sino kayang mangkukulam ang may gawa nun? Tata! Wala na yung sakit ng tiyan ko, tata! Yung mukha ko! Wala na rin ang sunog. May nagpakawala ng kulay itim na orasyon dito. Orasyon, tata? Salamat po! Ay walang anuman. Sige na. Makakauwi ka na. Sige po. Kinagabihan, tatlong pamilya ang nagsunod-sunod na pumunta sa kanyang tahanan. Iisa ang sinasabi. Puro sugat ang kanilang katawan dahil sila ay sinalakay sa loob ng kanilang pamamahay ng mga napakaraming klase ng insekto. Katulad ng dati, orasyon lang ang ipinangtapat ng matanda. Nawala naman yung mga sugat nila sa katawan. Sige na, makakauwi na kayo. Uwi ka nung matanda at dito siya napaisip na mukhang may nagkakalat ng salot sa kanilang liblib na barangay. Mula sa kanyang kubo, binitbit niya ang kanyang tungkod at kasama niya ang kanyang aso na si Kulas, isang malaking asong kulay itim na may matalas na pandinig at paningin. Kulas, halika, samahan mo ako papalabas ng baryo. Uwi ka ng matanda sa kanyang aso na tila ba nakakaintindi naman yung aso. Dahan-dahan silang umalis sa kanyang tahanan at tinungo yung papalabas na baryo kung saan merong isang napakalawak na kagubatan at merong magandang tambayan na kubo sa tabi ng malinis na sapa. Habang naglalakad ang matanda kasama ang aso, biglang napatahol yung aso kaya't binawal ito ng matandang hagunoy. Huwag kang maingay, Kulas! Uwi ka pa nung matanda. Maya-maya pa ay naramdaman na ng matanda na merong kakaiba sa paligid. Natigilan siya sa kanyang paglalakad at unti-unting gumapang na parabang sundalo at dito niya nakita ang tatlong tao na nakatayo sa gitna ng isang malaking kawa na merong sunog sa ilalim na tila ba nagluluto. Tamang-tama ang baryong napuntahan natin. Dito matatagpuan ng matandang gunoy. Uwi ka ng isang matandang babaeng mangkukulam. Tama. At sa pagkakataon na ito, tiyakin natin na lahat ng mga tao rito sa liblib na baryo ay magagalit kay gunoy dahil hindi niya mapapagaling. Sabi naman nung isa. Sige, gawin niyo ang nararapat. Hindi tayo pwedeng magsawalang bahala. Lalo na alam natin kung saan na matatagpo ang niyang si Gunoy. Sabi naman nung isa. Yung mga boses na yon ay pamilyar kay Tandang Gunoy. Dahilan kung bakit siya napatras.
Nakauwi na lang siya nang hindi nararamdaman ng tatlong mangkukulam at kinabukasan binalikan niya yung lugar. Makikita mong wala man lang kabakas-bakas ng paa. Wala ring sinunog na kahoy at pinagpatong-patong na kung ano na ginamit nila sa gabing yon. Sa aking maalala, ang tatlong yun ay... Pero, imposible! Magkakaiba ang lugar nila. Magkakakilala rin sila. Diyos ko po. Napadyos ko po na lang ang matandang gunoy. Dahil sa pagkakaalam niya ang tatlong yon ay magkakaiba ang probinsya. Ibig sabihin ba noon nagsanibwersa na sila upang labanan ang matandang gunoy? Hindi bale. Hindi ako papayag. Nakakalatan nyo ng salot ang liblib na barangay ko. Sabi pa ng matanda sa kanyang sarili kaya't kinagabihan, lahat ng mga pangontra niya ay nilagay niya sa iisang timba. Naglakad-lakad siya sa loob ng kanilang barangay hanggang sa sinindihan niya yung dahon at nagkakalat ito ng usok. Ah, Tata Gunoy, gabi na. Ba't ba may dala kayong timba na nagpapausok? Shhh, matulog ka na. Hindi ako makatulog eh. Tsaka, ba't ganyan amon yan? Parang nakakasulasok. Huwag ka mag-alala. Ang nakakasulasok na usok na ito ang siyang makapagliligtas sa mga tao rito. Matulog ka na. Huwag ka nang lumabas! Napakakulit mo naman pala eh. Tata Gunoy. Gusto ko lang sanang sabihin na salamat. Hindi kasi ako nakapagpasalamat sa iyo nang gamutin mo ko eh. Alam ko naman, Tata Gunoy, na hindi maganda yung unang pagkikita natin. Kasi nga, di ba, di naman ako naniniwala sa inyo. Sa totoo lang, nang sumakit po yung tiyang ko, bandang huli ko na kayo naalala. Tatakbo sana ako sa ospital sa bayan, kaya lang wala pala akong pera. Kaya sa inyo na ako nagpunta, nagbakasakali lang. Alam nyo, Tata Gunoy, gusto kong humingi ng kapatawaran sa kalapastanganan na pangungontra ko sa inyo noon pa. Huwag mo ngang isipin yan, hoy. Ayos na yon. Ako yung taong hindi mapagtanim ng sama ng loob. Sige na, at baka mamaya tamaan ka pa ng salot. Salot? Saan galing yung salot? Alam mo, yung tumamang sakit sa iyo ay gawa ng mga salot na mangkukulam. Nagkakalat sila ng salot sa labas ng baryo. Tata, pwede ba akong sumama? Makatulong man lang sa mga kasamahan natin dito. Huwag na, ikamamatay mo lang yan. Sige na, matulog ka na. Muling nagpatuloy ang matandang gunoy sa paglalakad. Hanggang sa maya-maya pa, nang medyo malayo na siya sa kabahayan ay humahabol sa kanya yung lalaki. Sumisigaw pa ito at sinasabing, Tata Gunoy! May dala akong itak! Itakin natin yung mga yon! Ay, sobrang kulit naman ng batang to! Diyos ko naman oh! Umuwi ka na! Hindi! Tutulong ako, Tata Gunoy! Tata Gunoy, may dala akong itak. Itakin natin ang mga yon. Talaga bang gusto mo nang mamatay? Bakit naman mamamatay? Salot sila eh. Labanan natin. Magiging superhero tayo ng liblib na baryong to. Hindi ko hinahangad yon. Kung superhero ang pag-uusapan, matagal na akong hero. Kaya lang, sa mata lang ng mga taong nakakaalam. Iya mo na, Tata Gunoy. Hinabol na kita, nagpakapagod pa ako eh. Kamo, hihingal kalabaw ako eh. Sige na nga, isuot mo nga ito. Teka, ano yan? Isuot mo ang sakong medalyon. Baka mamaya masalubog natin yung mga salot. Bigla ka na lang mamatay. Ito ang gusto ko! Sige na, dami mong sinasabi. Kami ingay. Opo. Muli silang nagtungo sa labas ng baryo kung saan nakita ng matandang yon ang tatlong matandang mangkukulam. Nagbabaka sakali silang naroroon pa sila pero wala sila roon. San kaya nagkalat ng salot ang mga yon? Naniniwala akong babalik pa sila. Sino ba yung mga tinutukoy mo na yan, Tata Gunoy? Pag nakita ko yan, tatabasin ko ulo ng mga yan.
Baka hindi mo magawa yan pagkaharap mo sila. Huh? Bakit naman hindi? Imposible ng hindi. Ikaw, sige. Bigla na lamang tumahol ang asong si Kulas dahil meron siyang nararamdaman na kakaibang ingay sa gawiraon. Shhh, huwag kang maingay. Unti-unti silang lumapit doon at dito'y nakakita sila ng tatlong tao na nakatayo na parabang nagluluto sa malaking kawa. Nakapagitna sila sa katalahiban upang hindi mapansin. Tatagunoy, ano? Susugurin ko na ba? Mamaya. Biglang napasugod doon ng lalaki at hindi siya napigilan ni Tandang Gunoy. Hay! Kayo pala yung nagkakalat ng salot dito, no? Alam nyo bang napakasama ng ginagawa nyo? Alam nyo bang na-alarma kami rito? Alam nyo bang lahat ng tao rito walang pera tapos bibigyan nyo ng sakit? Mga anak kayo ng... Pagsabi ng ganon ng lalaki ay agad niyang inundayan nang kanyang hawak yung isa sa mga matatanda. Impit ng pinakamatandang lalaki sa kanila dahil ito ay tinamaan sa bandang likuran. Yung dalawang kasama pa niyang matanda ay inundayan din niya ng itak. Kaya nagtatakbo sila. At dito'y tinignan ng matandang gunoy kung ano ba ang niluluto ng mga yun. Tubig lang naman pala na pinapakuluan. Pero hindi ito basta tubig. Dahil yung usok noon na kumakalat papunta sa liblib na baryo, ito ang magdadala ng salot sa kanila. Dali-dali nilang pinatay ang apoy at itinapon yung tubig. Ano, Tatagunoy? Hanga ka na sa akin, no? Huwag kang magpapakakampante. Napakabagal ng pagkilos mo. Maaring meron silang nakuha sa'yo. Wala yun! Eh kung ano mangyari, tatakbo lang ako sa'yo. Eh sige, tara na. Muli silang umuwi sa kanilang tahanan at ang lalaking nanaga sa tatlong mangkukulam ay nakaramdam ng kakaiba sa katawan. Pakawarin niya sa kanyang sarili ay nang lalaki ang dalawang ulo niya sa ibaba. Ah, mali. Ang dalawang alaga niya sa ibaba. Ah, mali pa rin. Ah, yung dalawang bilog niya sa ibaba. Sorry po, sinadya ko yon. Para medyo maligaw. Ang sakit! Uy! Ano bang nangyayari sa'yo? Aray ko! Yung dalawang bilog ko! Nang hawakan ng kanyang asawa ang kanya, ay bigla na lamang itong natakot dahil ayon sa kanyang asawa, para daw bilog ng ostrich ang naroroon. Agad-agad siyang binuhat ng asawa niya pero hindi siya mabuhat dahil napakabigat ng lalaking yon nung mga oras na yon. At pakawari din niya yung ulo niya ay ng lalaki. Pero hindi lang pala ito pakawari dahil kitang-kita rin ang kanyang asawa na tunay ngang lumalaki ang ulo niya, halos naging kasing laki ng bilog ng timba. Anong nangyayari sa'yo? Anong nangyayari sa'yo? Sigaw ng kanyang asawa. At sabi naman ng lalaki ay puntahan si Tandang Gunoy. Makalipas ang 10 minuto, dumating na ang Matandang Gunoy at nagulat siya sa nangyari. Anong nangyari sa'yo? Tatagunoy! Sabi ko naman kasi sa'yo eh, utod ka kasi ng kakulitan. Tatagunoy, ano pong gagawin natin? Diyan ka lang, diyan ka lang. Nagpakalat ng orasyon ng matanda, dahilan kung bakit unti-unting umiimpes ang ulo ng lalaki. Ngayon ito ang problema. Yung dalawang bilog niya sa ibaba ay kumakatas na. Kahit na anong orasyon ng ipakalat ng matandang gunoy, ayaw umimpes noon. Tapos mas lalo pang lumalakas yung katas niya na tila bamantika ng baboy. Por Diyos por Santo, hindi ko ito kaya. Tatagunoy, ano pong gagawin natin? Manahimik ka muna, Lisa! Ginugulo mo pa utak ko! Tatagunoy, pagalihin mo ako, Tatagunoy! O na, sandali! Nilabas na ng matandang gunoy ang kanyang alas. Huwag kang kikilos,
Ano yan? Karayom? Hindi. Diyan ka lang. Ito ay tinik na nanggaling sa isang makapangyarihang bulaklak. Nagulat na lamang ang lalaki nang biglang tusukin ng matandang gunoy ang kanyang dalawang bilog sa ibaba. Maniwala kayo o hindi, hangin lang pala ang laman noon. Sumingaw yung napakabahong amoy na maikukumpara natin sa parabang patay na baboy. Tata Gunoy, buhay pa ba ako, Tata Gunoy? Buhay ka pa, Hoy. Buhay pa talaga ba ako? Buhay ka pa nga, ang kulit mo! Bakit nyo naman ako sinampal? Para magising ka. O yan, napakabaho. Parang patay na baboy. Umutot ka pa, Tata Gunoy. Hindi, no. Hindi ako yon. Doon yung galing sa dalawang bilog mo. Paho naman, Mama. Buksan mo nga yung bintana. Tata Gunoy, ayos na po ba yung asawa ko? Ayos na siya. Ikaw ah, huwag ka nang sasama sa akin sa susunod, ha? Oo, Tata Gunoy. Salamat po. Kinabukasan magang-maga, merong tatlong bagong mukha ang dumayo sa kanila. Meron silang tulak-tulak na kariton. Puno ito ng kung ano-anong isda na galing sa dagat at ibinebenta sa napakamurang halaga. Isa ang lalaking yon ang lumapit sa mga nagtutulak ng kariton at sinabing, "Hay! Sinong nagsabi sa inyo na magbenta kayo dito ng ganyan, ha? Hay! Huwag mo na kayong bibili! Huwag mo nang pakialaman ng mga bumibili, bata! Napakamurang halaga, sariwang-sariwa!" Walang nagawa ang lalaki dahil nakabili na yung ibang mga tao. Teka nga, meron ba kayong koordinasyon sa pagpasok dito? Ha? Benta kayo ng benta rito, hindi nyo sinasabi sa akin. Ako ang kapitan dito. Wala man lang bang lagay? Lagay lang pala ang gusto mo. Ah, sige, eto, kunin mo. Uwi ka ng isang matanda din. Salamat ah, makakalis na kayo. Huwag kayong gagawin dyan. Maraming kapitan dyan, hindi lang ako ang kapitan dito. 5 kaming kapitan dito. Nang niluluto na ng lalaki yung isdang kanyang nakotong, humahalimuyak yung napakabangong amoy. Talaga namang mapapakain ka ng marami dahil sa amoy na yon. Masarap pala kumain. Nagaling sa kotong. Wika pa nung lalaki at nakahanda na rin ang napakaraming kanin. Akmang susubo na siya nang bigla siyang matigilan dahil sa ingay sa labas. Pagsilip niya sa bintana ay nakakita siya ng mga taong may bitbit na kapwa nila tao at ipinagsisigawan na yung isda daw ay merong lason. May lason? Imposible! Teka, ay, anong meron? May lason yung isda ho. Huwag niyong kainin yung binili niyo. Anong binili? Kinotong ko lang yon. Basta huwag niyong kainin. Itinapo na lamang ng lalaki yung napakasarap na luto ng isda. At sinundan niya yung mga taong may bitbit ng mga taong walang malay. Nagpunta sila sa bahay ng matandang gunoy. Iisa ang kanilang reklamo. Ganon pa man, yung mga taong tinamaan ng lason ng isda ay hindi pa naman patay. Humihinga pa rin ang mga ito. Lahat sila ay ginagamot ng matandang gunoy pero wala siyang magawa dahil nasa loob na ng katawan ng mga tao yung lason mula sa isda. San ba kasi nanggaling ang isdang yon? Tata Gunoy, merong tatlong bagong muka na nagbebenta ng mumurahing isda kanina. Tatlong bagong muka? Oo. Eh anong mga suot? Mga nakaano eh, mahaba. Mahaba? Matatanda ba kamo? Diyos ko po, hindi mo ba sila namukaan? Eh hindi po eh, pati nga ako eh, nakadali pa ng isda pero di ko naman nakain. Nako po. Nadagdagan pa ng marami yung mga lalaking isinusugod sa bahay ng matandang gunoy. Lahat sila ay hindi magamot-gamot ng matanda
dahil wala siyang halamang gamot ng mga oras na yon. Nagpaalam muna siya sa lalaki na bantayan ng bahay at kukuha siya ng halamang gamot. Madali siyang nagtungo sa kagubatan pero nagulat siya dahil yung pinagkukuhanan niya ng halamang gamot lahat ay tinabas. Skopo! Ano nang mangyayari? Wika ng matanda na medyo maiyak-iyak pa. Wala na kasi siyang pag-asa kung hindi ang halamang gamot na yun. Pag-uwi ng matanda, mas lalo pang dumami ang mga taong nakahalera. Pinapaypayan yung mga lalaki at babae at bata na walang malay pero humihinga pa naman. Kapansin-pansin din na ang kanilang mga balat ay parabang tinutubuan ng kaliskis. Tatagunoy, ano po? Nakakuha ho ba kayo ng halamang gamot? Wala na tayong pag-asa. Wala na. Bakit? Ano pang nangyari? Nasira ang lahat. Sinabotahe tayo ng mga mangkukulam na nagkakalat ng salot sa atin. Tatagunoy, mawalang galang na po. Bakit Bert? Ano yun? Talaga bang wala na kayong magagawa? Kawawa naman ang mga tao rito. Kayo lang ang tanging nilalapitan namin. Tignan niyo yung mga balat ng mga taong walang malay parang tinutubuan ng kaliskes. Hindi ko alam. Wala na akong gagawin. Wala na akong magawa. Hindi, Tatagunoy. Umisip kayo ng paraan. Napakahina niyo naman pali. Pababayaan niyo kaming lahat dito? Bert, huwag ka nagtataas ng boses. Lalong nabuburyo ang utak ko. Gumawa ka ng paraan, Tatagunoy. Parang awa mo na. Hindi ako galit sa'yo. Tignan mo na lang yung mga tao. Isa yung asawa ko dyan, Tatagunoy. Kahit na anong sabihin ng lalaking kausap ng matandang gunoy, wala siyang maisip hanggat merong lumapit sa kanila na isang bata at sinabi nung bata na, Tatagunoy, sa maalala ko po, 2 taon na ang nakakaraan. Meron kayong bisita rito, yung nakapatay ng aswang? Ha? Pero nasa malayo siya. Tatagunoy, naniniwala po ako na ang taong yun ay makakatulong sa atin. Parang awa mo na po, Tatagunoy, yung mga kapatid ko, tinutubuan na po ng palikpik sa katawan. Tatagunoy, saan po ba ang bahay ng taong yun? Ako na po ang pupunta. Para po, masabi ko po sa kanya yung problema namin, nating lahat dito. Malayo ang bahay ni Kanole. Sa Central Luzon pa siya nakatira. Sa gitnang Luzon. Sa gitnang Luzon ba ka mo? Ibigay mo sa akin ang address niya at ako pupunta ngayon din. Ibinigay ng matandang gunoy ang address ni Kanole. Makalipas ang buong maghapon na biyahe, pagdating ng alas 10 ay narating na ni Bert yung bahay ni Kanole. Ang hirap naman palang umakit dito. Taba-taba ako eh. Ang hirap. Uwi ka ni Bert. Maya-maya pa'y may nagsalita malapit sa kanya. Anong kailangan mo, kaibigan? May tao pala. Bert nga ho pala. Pinapunta ho ako dito ni Tatagunoy. Ang taas ho pala ng bundok na to. Napakahirap kong umahon, halos walang masakyan pa papunta rito. Si Tatang Gunoy ba ka mo? Oo. Kaibigan, alam namin na ikaw yung nakapatay ng aswang sa amin. 1 taon na ang nakakalipas. Kaibigan, kaya ako napatungo rito dahil napahanga mo kami sa nagawa mo sa aming barangay. Kaibigan, ang aming barangay ay nagtatamo ng matinding salot ngayon. Lahat ng mga nakakain ng isda na binili namin, yung mga nawalan ng malay tapos tinutubuan na ng mga kaliskis. Tulungan mo kami, kaibigan. Parang awa mo na. Nang malaman ni Kanode yun, hindi siya nagdalawang isip at sumama siya kay Bert. Nabasa rin kasi ni Kanole ang isip ni Bert at alam niya kung niloloko lang siya ng taong kanyang kausap. Yun ding gabing yon ay nagbiyahe sila papunta sa kanilang baryo hanggang sa kinabukasan bandang tanghali na sila nakarating. Dito nakita ni Kanole ang sitwasyon.
Napakaraming mga taong walang malay pero humihinga pa naman. Makikita mo rin sa kanilang mga balat ay tinutubuan na ng kaliskis. Kanole, ay Diyos ko po, maraming salamat at napadpad ka rito. Ano nangyari? Merong nagkakalat ng salot dito. Eh, hindi ko nga malaman kung anong plano nila. Gagawin ba nilang mga show kayang mga tao rito o kaya na may isda? Kanole, huwag kang maingay ah. Galit sa akin ang mga mangkukulam na yon. Sila yung tatlong mangkukulam na pinahirapan ko noon. Magkakaiba ang kanilang probinsya pero nagsama-sama sila nang malaman nilang nandito ako sa baryong ito. Kanole, tulungan mo kami. Tulungan mo kami! Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Meron ka ba dyan malaking talyasi? Wala. Sa bahay, bossing, meron! Sige na, kumuha ka. Dalian mo. Yes! Sige po, sandali, sandali! Pagdating ng lalaki ay nakahanda na ang kalan at meron na rin dalawang timbang tubig na isasalin upang painitin. Nang mainit na yung tubig, may inilagay si Kanole na tatlong piraso na kakaibang dahon. Ayon sa matanda, ang sabi niya ay, Iyan ang halamang Javier. Tama ba ako, Kanole? Tama. Ito lang ang pag-asa natin. Para pag napainom natin yung mga tao, babalik na sila sa dati. Eh, salamat naman. Alam mo, yan nga ang gusto kong sabihin kay Bert nang papuntahin kita rin. Sabihin ko sana na magdala ka ng dahon ng halamang Javier. Ito na, okay na. Konting-konti na lang pagmasdan mo. Yung tubig na kumukulo ay bigla na lamang nagkulay berde. Tapos, tinanggal ni Kanole yung tatlong pirasong dahon at nilagay sa maliit na bote. Ayon sa kanya ay mapapakinabangan niya pa yon. Ah! Madali kayo! Kumuha kayo ng tigitigis ang kutsara. Hipan nyo at ipainom nyo sa mga mahal nyo sa buhay, sa mga walang malay! Sinunod naman ang matandang gunoy ng mga tao. Makalipas lang ng tag-iisang minuto nang mainom nila yung mainit na tubig, dito ay unti-unti nang nakaka-recover yung tao at yung mga kaliskes na tumutubo sa kanila ay unti-unting natutuyo. Ayon nga sa mga tao roon, anong klaseng halamang gamot daw ba yun? At saka, sino raw ba ang taong yon sa hindi nakakakilala sa kanya? Pero yung iba kilala na si Kanole dahil siya lang naman ang pumatay sa sumasalakay na aswang sa kanila isang taon na ang nakakaraan. Tuluyan nang nakarecover ang mga tao. Walang sawang pagpapasalamat ang ginawa nila kay Kanole at kay Matandang Gunoy. Teka sa akin, di ba kayo magpapasalamat? Kundi dahil sa talyasi ko, di kayo gagaling. Alam mo, oy, nakikita ko sa iyo yung style ng mensahero ko. Ganyan na ganyan yun eh. Magaling magpatawa, bolero, basta. Mahalaga sa kanya ang lahat ng nagagawa niya. Kanole, kasi ano eh. Totoo naman eh. Kundi dahil sa talyasi ko, di sila mapapagaling. May part din ako doon, di ba? Oh, mga kasama, magpasalamat naman kayo sa inyong kabarangay. Oh, tama naman siya eh. Nagpasalamat din sa kanya ang ibang mga kabarangay niya. Sa loob lamang ng 10 minuto, nawala ang lahat ng mga tao roon. Tanging ang lalaking yon si Kanole at si Matandang Gunoy ang naiwan. Tata Gunoy, anong sabi mo? Ikaw talaga ang pinunta nila rito dahil galit sila sa iyo? Oh, Kanole, mga galit sila sa akin. Naniniwala akong hindi sila titigil at muli silang gagawa ng propaganda upang makapagkalat ng salot dito. At aking nadinig na gagawa sila ng paraan para magalit sa akin ng mga tao. Kung ganun, dapat na silang lipulin. Eh ganun na nga. Sana'y makita natin sila ngayong gabi. Eh saan ba sila nagkukuta? Diyan sa labas ng baryo. May malawak na gubat diyan. O sige, tara na. Sama ko. Maiwan ka na. Sama ko. Maiwan ka na. Baka mamaya lumaki lang naman yung ano mo eh. Sama ko, boss. Maiwan ka na nga lang kulit mo. Sama ko. Tatagain ko sila. Ipaghihiganti ko yung mga kababarangay ko. Sama ko, boss. O sige, suot mo to. Ni, wag na yan eh. Si Tata Gunoy, binigyan din ako ng ganyan eh. Tanggapin mo.
mas makapangyarihan yan kesa sa ibinigay ko sa iyo. Eh sige na nga. Nagtungo sila sa labas ng baryo at dito'y nadinig nila yung galit na usapan ng tatlong mangkukulam. Imposible! Sino naman ang taong yon? Sige, kumalat kayo. Ikalat niyo ang salot! Sigaw ng pinakamatanda sa kanila. Huwag kang mag-alala. Aalamin namin kung sino ba ang lalaking nagbigay ng lunas sa mga tao. At kapag nalaman namin kung sino siya, siya ang uunahin naming patayin sa pamamagitan ng mga orasyon namin. Sabi naman nung isa. Oo nga naman, salot siya. Sinasabotahin niya lahat ng mga lakad natin. Sagot naman nung isa pa. Hindi niyo na kailangan pang lumayo, nandito na kami. Wika ni Kanole at nagulat ang tatlong mangkukulam. Ikaw! Ikaw yung... Kilala mo ako? Kilala kita! Kilala kita! Paano ka napunta rito? Ah, kilala mo pala ako. Kaya pala nangangatog ka na. Sa takot. Mga kasama, takbo! Nagtatakbo na parabang daga ang tatlong mangkukulam. Susundan sana siya ng lalaking. May dalang itak pero pinigil siya ni Kanole. Tama na. Bumalik kayo rito! Tama na sinabi. Sa pagkakataon sana na tuwin, nataga ko sana yung ulo ng isi. Di bale, may araw din sila. Doon muna na malagi si Kanole sa bahay ng matandang gunoy. At dito ay kanyang inalam kung saan-saan ba ang probinsya ng mga yon. Malayo pala sila. Pero naniniwala ako na hindi sila basta aalis dito hanggat hindi nila nagagawa yung gusto nila, di ba? Yun nga. O sige. Bukas ng umaga, alis mo na ako. Saan ka pupunta, Kanole? Maglilibang-libang, pero yung paglilibang ko, pinapangako ko sa inyo na merong kabuluhan. Sige. Kinabukasan, naglakad-lakad si Kanole sa loob ng kagubatan hanggang sa makaamoy siya ng merong nagluluto ng ulam. Tinungo niya ang lugar na yon at dito niya nakita yung isang matandang babae na may kasamang bata. Tao po! Ay, may tao! Nang makita si Kanole ng matandang babae ay medyo napapaatras ito. Una pa lang alam na ni Kanole na isa ang matandang yon sa mangkukulam na nagkakalat ng salot sa kanilang baryo. Lola, may tao po. Apo, pumasok ka sa loob. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga rin po, Ginoo. Ay, ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Wala naman po. Napansin ko lang parang ang sarap ng niluluto nyo ah. Bango. Masarap talaga, Ginoo. Halika, kumain tayo. Oo ba? Kahit na alam na ni Kanole na isa ang mangkukulam na yon sa tatlong nagkakalat ng salot sa liblib na baryo, pinakisamahan niya pa rin ito ng maayos dahil gusto niya itong kausapin. Kumain si Kanole nang hinain niya kahit na alam ni Kanole na ito ay nilagyan ng matinding lason ng matandang yon. Inaantay na lang ng matanda na bumalagsak si Kanole sa kanyang kinaupuan. Pero nagulat na lang ang matanda dahil naubos ni Kanole ang ibinigay niyang pagkain, wala namang nangyaring kung ano. Sarap, grabe! Napakasarap ng luto niyo, Lola! Wika pa ni Kanole habang nakangiti. Ginoo, ano po bang pangalan mo? Nole, ako si Nole. Wow, ang bait-bait mo naman po, Kuya Nole. Lola, ano po, bakit para kayo nagtataka? Ha? Wala. Natutuwa lang ako sa iyo kasi nasasarapan mo yung luto ko. Eh paano ba naman po kasing hindi sasarap? Eh merong kayong nilagay na isang special na tubig. Ha? Nakita mo yun? Oo naman po, tsaka alam ko kung ano yun. Nanang, mag-usap po tayo rito sa likod, wag po sa harap ng bata. Inakbayan ni Kanole ang matandang babae, dahilan kung bakit niya ito natangay sa likuran. Nanang, alam ko yung nilagay mo, lason yun, di ba? Inaasahan mo na tatablan ako pero hindi.
Diyan pa lang sana mapansin mo na hindi ako basta tao. Nanginginig sa takot ang matandang yun dahil alam niya kung ano ba ang kayang gawin ni Kanole. Nanang, mag-usap tayo ng maayos. Hindi ako nagpunta rito para gapiin ka. Nandito ako para palalahanan ka. Ganda naman pala ng buhay niyo eh. Simple lang kayo rito ng apo mo. Kumakain kayo ng masarap. Tapos, napakabait ng bata. Pero bakit niyo ginagawa yung pagsama sa kapwa niyo mangkukulam para magkalat ng salot sa liblib na baryo ng aking kaibigan? Simple lang, Nole. Ang kaibigan mo ay nakalaban namin noon. Pero kahit na, tumanda na kayong ganoon. Sana inisip niyo man lang ang magiging kinabukasan ng lahat ng mga tao roon. Alam niyo ba kung hindi ko naagapan sa pamamagitan ng halamang Javier? Ang mga tao roon magkakandamatayan, kaya niyo bang tignan yun? Paano kung sa apo mo nangyari yun? Napakabait ng apo mo, Nanang. Nanang, alam ko mataas na uri kang mangkukulam. Kaya kong tanggalin yan sa katawan mo ngayon din. Pag tinanggal ko yan, anong mangyayari sa'yo? Malulumpo ka, di ba? Bakit mo alam? Sa dami kong karanasan sa mundong to, alam ko na ang lahat ng pasikot-sikot. Nanang, magbalik loob ka sa ama. Talikuran mo yung masamang gawain mo. Tsaka, may apo ka. Ano, ipapamana mo sa bata? Yang pagiging mangkukulam mo? Sa likod ng lahat ng ginawa mong kasamaan, proud ka pa noon? Huwag mo nga kung pangangaralan. Dapat ka lang pangaralan kasi mali yung ginagawa mo. Lola? Kuya Nole, nag-aaway po kayo ng lola? Hindi. Narinig ko po kasi nagsisigawan po kayo. O sige, ganito. Palagay ko, hindi kita makukumbinsi, Lola. Ayan na nga po mo. Napaka-inosente. Imbis na magiging maayos ang buhay niya balang araw, anong gagawin mo? Papasahan mo ng pagiging mangkukulam? Kaya mo bang sikmurain na yung apo mong napakabait ay matutulad lang sa'yo at mawawala yung napakagandang kinabukasan na nag-aabang para sa kanya? Sige nga! Ano pong sinasabi niyo, Kuya Nole? Ang lola mo ay isang mangkukulam. Gusto kanyang gawing mangkukulam. Imbis na baka sakaling maging sundalo ka, maging pulis ka, maging abogado ka, maging engineer ka o kahit na ano paman, hindi mo yun makukuha pag naging isa kang mangkukulam. Lola, makinig ka sa akin, tignan mo mga mata ko! Tila ba galit na si Kanole sa mga sinasabi niya sa matandang mangkukulam? Dahilan kung bakit napayuko na lang ang matanda at sinabing, alam mo, Nole, gusto ko rin namang magkaroon ng magandang kinabukasan ng apo ko. Siya na lang ang natitirang buhay ko sa mundo. Alam mo, ngayon lang ako tinablan sa mga paalala ng mga taong katulad mo. Sige, huwag kang mag-alala. Aalisin ko ang bertod ko bilang isang mangkukulam at bahala ka na. Akin na ibigay mo sa akin. Ngayon din at dudurugin ko sa harapan mo nang hindi na yan mapunta sa apo mo. Nilabas ng mangkukulam na matanda ang kanyang bertod at dinurog ito ni Kanole harap-harapan. O ano? Anong gagawin natin ngayon? Kanole, maraming salamat dahil ipinaintindi mo sa akin ang lahat. Ganito, Lala, makinig ka sa akin. Pag nagkita kayo ng mga kasamahan mo, magpanggap ka na merong ka pa rin kakayanan. Pero wag mong sasabihin na bumaligtad ka na sa kanila. Ano? Sige. Nagkasundo si Kanole at ang matandang yon. Kinagabihan, nakipagkita ang matandang yon sa dalawang kapwa niya mangkukulam at muli nilang isasagawa ang orasyon ng pagkakalat ng salot sa liblib na baryo. Hanggang sa yung pinakapinuno nila ay mabilis na pagod kaya't nagsabit ito ng duyan na sako at natulog. Matutulog na ako! Kayo nang bahala dyan! Wika pa nun sa kanila. Kausap ng matandang babae yung isang matandang lalaki at ito'y kanyang kinukumbinsi. Anong sabi mo? Nagbago ka na, hoy! At sino namang nakapagpabago sa'yo? Wika ng matandang kinukumbinsi. Naisip ko lang kasi na matanda na tayo. Hindi na pala natin dapat pang ginagawa ito. Kaibigan, meron ako nakausap na tao. Napakataas ng uri niya bilang isang albularyo pero alam mo bang nerespeto niya ako bilang isang mangkukulam at pinaalalahanan.
Napakabait ng taong yun. At gusto kong mangyari, matulad ka sa akin na maitaliwas sa mga masasamang gawain dahil matatanda na tayo. At sino naman ang matandang sinasabi mong yun? Huwag ka mag-alala, nandito siya ngayon. Nagulat ang lalaking matanda nang lumapit si Kanole. Ipinag-utos niyang patayin ang apoy mula sa ilalim ng kawa at dito'y tinangay ang lalaking yon sa kasukalan upang kausapin ng maayos. Isa pa ho kayo. Matanda na ho kayo. Oras na para magbago. Nakikiusap po ako sa inyo kasi kung hindi ko kayo madadaan sa magandang pakiusapan, kahit ngayon kaya ko kayong patayin pag ginusto ko. Ano? Di ba mayroon ka rin pamilya? Paano kung sa pamilya mo napunta yung ginagawa mo? Paano kung aksidenteng napunta pala sila dyan sa liblib na baryo nang hindi mo alam? Eh di tinamaan din sila ngayon ng sakit. Paano mo sila pagagalingin? Ano aasa ka sa akin? Oo, sabihin na nating umasa ka sa akin. Gagamutin ko pa rin sila dahil ganun akong tao. Huwag na natin antayin pa na tayo maglaban. Wala kayong laban sa akin, alam nyo yan, di ba? Alam ko naman ho yun. Pero bakit nyo ba ginagawa to? Ano bang galit nyo kay Tandang Gunoy? Malaki ang galit ko sa kanya. Yan naman ang hirap sa inyo eh. Kahit na kakatiting na galit pinapalaki nyo. Kayo yung mga taong hindi marunong magpatawad. Kayo yung mga taong may maliliit na kokote. Sa pamamagitan lang ng inggit, gumagawa kayo ng ganyan, ipapahamak nyo yung napakaraming tao. Mahiya naman kayo. Kahit tatandaan nyo na. Ngayon, kinakausap pa kita ng maayos kahit na sumisigaw ako. Pero pag hindi ka nakinig sa akin, ora mismo ngayon itutumba kita rito sa pamamagitan ng aking espiritual na lakas. Wag naman ho. Nararamdaman ko ang aura nyo na talagang malakas. Kayang-kaya kitang itumba rito. Nangako ang matandang yon na magtitigil na rin siya sa kanyang gawain. At kagaya ng naunang matandang mangkukulam, nilabas niya ang kanyang bertod upang ipadurog kay Kanole. At walang kaalama lamang pinakapinuno nila na ang dalawang kasama nito ay natanggalan na ng bertod bilang isang mangkukulam. Gisingin niyo'y kasama niyo, kakausapin ko. Gumising ka na dyan, hoy! Tapos na ang pagkakalat ng salot sa liblib na baryo! Wika ng isang matanda at agad siyang nagising. Napakabilis naman. Kalahating oras lang yata ako nakatulog. Teka, sino ang taong yon? Bumangon ka dyan. Halika rito. Sino ka? Ako si Nole. At kung itatanong mo, kung sino ba ako, malamang alam mong isa akong albularyo. Yung dalawang kasama mo nagbago na. Magbabalik loob na sila sa ama. Sana ikaw rin. Sana bago ka mamatay, pagsisihin mo man lang yung mga nagawa mong kasalanan. Hindi! Hindi! Ganun. Nakipagmatigasan kay Kanole ang matandang yon. Dahilan kung bakit napilitan si Kanole na wakasan ang kanyang kasamaan. Hindi niya naman sinakta ng katawan ng matanda. Sa pamamagitan lang ng pagtawag ng kanyang gabay ay natuluyan ng matandang yon. Napakahina na rin ng kakayanan ng pinakapinuno nila. Kaya't inuwi siya sa kanila nang wala ng buhay. Nalulungkot si Kanole sa sinapit ng matandang yon dahil sa totoo lang ayaw niya sanang pumatay ng mga matatandang mangkukulam, pero wala siyang magagawa dahil nilabanan siya at ginawa rin ng matandang yon ang lahat para manalo sa labanan. Mangiyak-ngiyak si Kanole nang magpaalam siya sa dalawang matandang buhay na may bitbit sa kanilang pinuno at sinabi pang, "Inuulit ko ho, sana tuluyan na ang pagbabagong buhay niyo. Sana ito na ang huling nagawa niyong kasalanan. Magbago na po kayo." Wika ni Kanole. Umuwi siya sa bahay ng Tandang Gunoy at dito ibinalita ang napakatamis na balita. Tapos na ang pagkakalat ng salot at lahat ng mga yun ay hindi na magpapakita pa. Mga kababayan, magandang hapon po sa inyo. Ito po si Commander J.H. Ako po si Commander at hindi po ako si Kanole. Kasi meron pong nagtetext sa akin, tinatawag po akong Kanole at may tumatawag sa akin. Akala nila ako si Kanole, hindi po. Ako po si Commander J.H. Ako po ang nagsasalita dito at hindi po si Kanole.
Si Kanole po ay nakatira sa Liblib na baryo sa Bulubundukin. Ako po dito sa Kapatagan. Sana po ay nagkakaintindihan tayo. Magandang araw po sa inyong lahat and enjoy listening bukas po ang shipping natin. Salamat!